Dahil
hindi natin isa sa buhay ang ating pananampalataya ay walang saysay, walang kabuluhan ang ating buhay. Amen. Sinasabi rin dito na tayo na nagsasabi na humayo ka at magkaroon ng kapayapaan. Huwag kang magpapagutom. Keep your mind warm. Pero sa alam natin na siya ay nagugutom at walang damit, hindi natin mabigyan ng tulong. Walang kong saysay yung aming blessing sa kanya. Lahat ko yung ay pagpupuluan. Hypocrisy, sabi nga sa kasusundan. Mga kapatid, sa ating buhay, dito sa mundo, baunin natin ang pag-ibig. Baunin natin ang pagkamahabagin. Baunin natin ang kababaan ng loob. Dahil ito ang susi kung paano magawin ang pananampalataya. Kasi nasusulat po na pag hindi natin binigyan ng buhay, o isinabuhay ng pananampalataya, o ang mga narinig natin dito ay walang isa-isa. Patay po. Patay. Walang buhay. Ang patay. Ibig po ba? Ano po ba ang pananampalataya? Ito po ay buong pagtitiwala at buong paniniwala sa ating Panginoon. The faith is about being trust and belief in God. Kaya sa buhay natin, bangunin natin yung mga salita niya upang manatili tayo sa kanya. Dahil walang saysay na tayo ay nagsisimba. Walang saysay na tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos kung hindi natin ito sinasabuhay. Paano ba natin mapapanatili ang ating pananampalataya? How can we make our faith active or at work? We will give an acronym to the word faith para mabilis natin maintindihan yan. So, sa letter M, we must focus. Manatili po tayo ang ating isipan, ang ating puso, at ang ating bibig, ang ating mga salita. Ay manatili po sa Panginoon kung saan nanggagaling ang ating pananampalataya. Focus for M. Paano natin gagawin ito? Listening and hearing the word of God can nourish our faith. Giving testimony to each other, magpatuloy tayo ng kabutihan ng Diyos. Huwag tayo magmaranas lang na walang saysay. Tawagan natin ang ating mga kapatiran at ihayag natin ang kabutihan ng Diyos. That is keeping us focused. Avoid those people who are giving you negative reports, hindi makakadagdag yan sa pananampalataya. Constant reading the Word of God will keep us focused. Sing praises and worship to the Lord will keep up our focus. At yun nga sabi ko, baunin natin ang pag-ibig, ang haba, ng Diyos habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo dahil ang kaligtasan natin ay hindi, it's not about what we have in the bank. It's not about the same signature of the clothing that we wear. It's not about our physical beauty, but it is about the righteousness of God. Ang salita niya
kapangyarihan. Ito ay mas madalas pa sa tabak na magkabila at talim, na hihiwa at kulinis sa ating mga laman, sa ating butong utak ng buto at mga kasukasukan. Kaya ang pananatili natin sa Diyos ay tiyak na linis sa ating maruming pagkatao. Amen. Ito ay tabak. Lagi alalahanin natin, the world is in itself. For letter I is integral or integrate. We must allow the Holy Spirit to integrate in our being, to incorporate. For example, mayroon tayong vital organs, right? May atay tayo, at hindi tayo magbuhay ng walang atay. May puso tayo. Ay, pwede ko po ay nawalang puso. Kailangan ng Holy Spirit will be like the vital organs in our body. Apart from the Holy Spirit, we are nothing. Hindi na para tayong buhay na patay. Buhay lang ang katawan. Pero ang Spirit ay patay. We are disowning that. Apart from the Holy Spirit, we are nothing. Focus, we have abiding glory, we have integrate, and T for test. My brothers and sisters, we have seen and know that Jesus was tested. He doesn't really need to be tested because He is God. He is the Creator. The test that He went through was for us to see that we will be tested. Amen po ba? Amen. Para sa atin, yung at malaman natin na tayo ay susubukin. Susubukin tayo para malaman natin asa naman tayo sa ating pananampalataya. Brothers and sisters,
nagawa natin yung pag-focus tayo, pag nagawa natin yung manatili tayo sa salita ng Diyos, pag nagawa natin ang makipag-isa sa kanilang Espiritu, at naipas na natin ang mga pagsubok sa atin. Letter X is for heir. We become the heir of the kingdom. Magiging tagapagmana tayo ng kaharian ng Diyos. Amen. Yun ang katiyakan ng aking kaligtasan. Dahil iyon naman talaga ang dahilan kung bakit siya ay namatay sa cross. It is for us to be united with Him in His kingdom and the eternal life. So, yung salita ng faith, para maiugnay po natin, bumay sa buhay natin ang ating pananampalataya, ay malagiging po tayo nakafocus sa ating Panginoon. That is F. Letter A is to abide in His word. Abide in His word and He will abide in us. Yun ang pangako na yan eh. Malagiging tayo sa salita niya. And for letter I, allow the Holy Spirit to form as an integral part of our being. And T, know that we will be tested as Jesus was tested. And H, we will become the heir of His kingdom. Amen. So let us all stand up and we will make a declaration to the Lord. Amen. I am what God says I am. I am what God says what I am. I can have what God says I can have. Thank you.
again in the presence of our Yahweh, God of the Lord. In the name of the Father, of the Son, and of the Spirit, amen. Heavenly King, Almighty God the Father, we worship you, we give you thanks, and we praise you, because you are our Yahweh, God of the Lord. The God that is more than enough, the God with all kinds of sickness and diseases. To you, all things are possible. Ang diniwala ko kami Panginoon na walang imposible sa iyo. At ang diniwala kami sa iyo, lahat ng aming nilalapit sa mga oras na ito, at ang araw na ito, ay iyong tutugunin. Your will be done. Ayun po, mas tutugunin ko kami Panginoon. Jesus asked them,
But who do you say that I am? Peter answered him, You are the Christ. And his real name ordered them not to tell anyone about him. Then he began to teach them that the Son of Man must undergo great suffering and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed. And after 3 days, rise again. He said all this quite openly. And Peter took Jesus aside and began to rebuke him. But turning and looking at his disciples, he rebuked Peter and said, Get behind me, Satan. For you are thinking not of God does, but a human do. Jesus told the crowd with his disciples and said to them, Whoever wants to become my follower, let him deny himself and take up his cross and follow me. Whoever loses their life for my sake and for the sake of the gospel will be saved. Sisters and brothers in Christ, the gospel of the Lord. To God be the glory. Do you have also very difficult questions? Okay.
example, you will be angry. Oops! Difficult question. Pero kung nakahawin tayo, yes, yes, I will be angry. Hindi po ba? Those are some difficult questions. Agad po kami, pre-fishing kami, at hindi po kami, mga fishermen. We need to have our license. What time? I don't have my license. The police came and asking me, do you have a license? Oops. Difficult question. If you have, you can answer right away. But thanks be to God. At that day, I just want to watch. I'm not doing my fishing time because I don't have the license. Amen? Those are the difficult questions. And when you are driving, and suddenly the police stop you, especially those who are drivers here, ano pong nararamdaman natin? We have been worried because we don't know what our violation. And the police will come in to your window and asking you, knock, knock, do you know why do I stop you? Oops, I don't know, sir. Okay, show me your license, and they say you need to run and come back for you. You see, those are some difficult questions to receive right away. But now, we're going to the Bible's question. Anong sabi ko rin niya, Jesus sa kanyang mga disipulo, sa mga tao na sa paligid niya, oras niya. This is a very important question. For Jesus Christ. The disciples were asked one of the most important questions of their lives, and they were not ready to answer it fully. We also must come to live with the question, who is Jesus? In whom am I? Sabi niya sa mga disciples. Who the people tell? Nasabi niya, sino? Ano siya sabi ng mga tao sa akin? Ano pong sabi nila? Binasa natin. Sinakasya ko po is in John the Baptist, Elijah, and Moses, a prophet. Yun ang kanilang speculation. Why Jesus asked this question? Because in the Gospel of Mark, this is the time when Jesus revealed what is going on. What's going on, Jesus? Amen? Hindi lang po siya nag-ask ng question to the sisters and brothers. I-reveal niya po kung ang gentle, boy or girl. Amen? Iba po sa patulang pregnancy, i-reveal sila, lalaki ang babae. But in this Gospel of Mark, Jesus revealed what's going on to happen to him. So kaya siya po nagtatanong sa mga tao, sa tagal niya na nakasama yung mga tao na yan, natagal niya mga disipulo, gusto lang niya malaman. He just wanted to know, who do you think I am? Kaya binigyan siya ng mga sagot. At binalikan niya na mga disipulo. At tinanong niya, what about you? And then, Peter answered the right question. Amen? Ngayon, kung niya na sinabi, Peter gave a shallow answer. Correct answer of the truly full truth. Amen? So, number one, Christ means Messiah. So, sister, he said, you are the Messiah. Christ means Messiah, the anointed one chosen to be the King. Amen? For centuries, that Jesus has expected a great politician, military leader. Yan po ang nasa isip ni Peter. For the century, for the waiting, Jesus, they expected Jesus was a great political and military leader. Sino po ba naging sa mga king na naging military leader? Si King David. You remember King David? And Samuel is looking for him. That Jehovah Shaddai brought the oil, the oil.
Today, at that very moment, when David, choose by God, which is I am also well, pour out the oil. That's the anointed one. And when the oil pour out to King David, the Lord, the Yahweh Shaddai, is with him all of his life. Kaya lahat po ng laban niya, lahat po ng gera, lahat po ng problema, na naalos sa mga kakaharian niya, napanalo niya lahat ng gera, wala siyang natrasa, wala siyang sinuwa. Bakit? Sapagkat ang Panginoon na si Yahweh Shaddai is with him. Di po ba? Masabi sa Bible, if you are with me, who can be against us? You see? Kaya po na patunayan po rito ang kasama natin ang Panginoon sa very sister. Sister Ronet, tagumpay ang ating laban. Amen? The text bear out the fact that his own disciples were expecting Jesus to fulfill the rule. Yun po inaharap nila. Kaya medyo nag-wondering why is Peter. Bakit sila nagkakaganoon? Kasi po, nung panahon na yan, sila ay okupado ng Roma. So, ang kanilang pumili po, ay nasasakot ng Roma. So, ang gobyerno nila noon, dahil naman ang empire ng pagpapalakad, maraming corruption. Amen? Amen? Dahil sa corruption na yan, maraming tao ang naghihirap. Pagkatapos magkakaroon pa po sila ng mga empleyado, na naglilingkod sa Roman Empire, at the end of the day, dinanakawan nila ang mga maliliit na Hudyo. Amen? Kaya ngayon, ganoon na lang ang kanilang pangangailangan na magkaroon ng isang hari na kagaya ni King David na magtatanggol sa kanila sa Roman. Ngayon po, sinabi ni Peter sa kanya na hindi dapat mangyari ito. Pagkat ang ina-expected nila ay isang hari na hari na lalaban sa Roman. See? And here is the truth of his present brother. Jesus came as the Messiah, but not the one that you expected. See? Hindi po siya, siya po ay isang carpenter, not a conqueror. Jesus is a servant, not a sovereign. Jesus is a teacher, not a warrior. Jesus is a healer, not a combatant. Yun ang nasaksiyan nila Peter at the disciple at yung mga tao sumusunod sa kanya. Pero, they're expecting more than that. In Acts and prophecy, a victorious king will arise, be the first of suffering servant. He is the first king, become a suffering servant. They did not have a full understanding of who that Messiah was. Why did Jesus command them to keep silent about him? Diba sinabi niya, huwag nyo ipagsabi, huwag nyo ipagbalites. Kasi nga, hindi mo na maiintindihan kung bakit siya nandiyan sa mundo. Dahil ang alam ni Jesus, they're expecting more than not for the glory of God, for their own glory. Amen? Kaya sinabi niya, ang mga disciple, huwag nyo na ipagsabi. Sapagkat, nilagay nila sa mga disciple, what is written, it must be done. It was written in the Bible na yun ang mangyayari sa kanya. That if you
maraming tao ang magsasabi. Kaya sabi ni Jesus, to keep silent about him. See, hindi natin kapun, and there's nothing kapun that Messiah was. Other apologies share the same misunderstanding. So Jesus came with the mission of the Messiah was to, in Hebrew 2, Hebrew 8, 2 verse 10, it was only right that God prayed and reserved all things to make Jesus perfect through the suffering in order to bring many children to save His glory. Ang gusto ng Panginoon, magsama-sama tayo sa kanyang kaharian. Amen? Yun ang kanyang, hindi ang kaharian sa mundo ang kanyang pinupokus. See, ano ang inyong hayag kay Jesus? Ayon po ang Christos, Bisaya. Kristo sa salitang Grego ay pinahira ng anointed. Sa anointed one, ang katumbas ay Bisaya sa salitang Hebreo. Pinahira ng langis na itinalaga sa gaway. Si Jesus ay tinawag ng Kristo sapagkat siya ang pinili. Pinili ng Diyos Ama na nagkapagligtas at Panginoon. Iyon ang ibig sabihin ng Kristo. Amen? Si Jesus ay nagkapagligtas natin at ay ating Panginoon. Jesus and God, brother, sa panahon ito, sisters and brothers, ito si Kristo ay parang bang ating sa panahon ito, pinili ng Diyos ang ang nagpagsalita at Panginoon iyon. Ang ibig sabihin, si Kristo ay Jesus ay nagpagligtas natin at siya ating Panginoon. Sa panahon ito, si Kristo ba ang ating pinagtitiwalaan at natin kapagligtas? Amen? Amen? See? Kristo ay ang nagpagligtas at siya ang ating Panginoon. Oo! Nagpapaligtas na ang tao. Pag-alala, nervyos, kawalang pag-asa, panghihina at pagpulubaybay, ang marami sa atin ay sumusuko na. Amen? Bakit ay susuko? Nang tumigil at gumimbang pa, nawala ng mansana. Sister and brother, huwag na mansana tayo magimbang. Amen? Nasabihin mo na sa katabi natin, huwag na mansana, sister. Bye-bye lang tayo. Because ang Diyos natin ay Diyos ng buhay. Amen? Huwag mo masana tayo mag-ibag. Ayan. Sisters and brothers in Christ, ang sabi ko sa Jesus called me, Jesus came away. And the mission of the Messiah was to die. Amen? That is his mission, to die. In Hebrews 2, verse 10, it was only right that God who prayed and preserved all things to make Jesus perfect through suffering in order to bring many children to share his glory. Amen? Kaya nga nung si Kristo ay namatay at nabuhay, umakyat sa langit. Dahil alam niya na pagkakyat sa langit, aayusin niya yung ating mansyon sa langit. At sinabi sa kanya mga disciples, I will come back for you at the time and I will bring you sa inyong mga tirahan. Amen? Kung sinaniwala mo yung mansyon sa kanangita, walang naniniwala, amen? Walang pagkaniniwala na may matyo sa kalakitan ay natahanin Diyos. Amen?
like death and challenge the human nature. It is for the truth is that we might destroy the devil, who has the power over death, and in this way set free of who were slave or their lives because of their fear of death. Amen? Because of fear of death. So, letter B, the disciples didn't understand this. Either objected to give Jesus for such suggestion. Jesus declared that to avoid God's death for our redemption, to rescue and save was satanic. Satan didn't want Jesus to go to the cross either. It's understood that it will be mean. Pangatlo po, a significant assignment. A discipleship is always costly. Sabi po ni Billy Graham, salvation is free. Discipleship will cost everything we have. Amen? First Peter 4, verse 12 to 14, my dear friend, do not be surprised at the painful test you are suffering and through something unusual happening to you. Rather be glad that you are feeling the Christ suffering. Amen? So that you may be fully enjoyed with His glory revealed. Happy are you if you are in school yet, because you are Christ's followers. And as I was saying, mga kanina, ang tayo din isang doon dahil tayo ba'y mga anak ng Diyos. Amen. Kaya naman tayo mga anak ng Diyos, we don't do fight back. Amen? Amen. Happy are you if you are in school yet, because you are Christ's followers. This means that the glory spirit, the spirit that is resting on you. The disciple is cross bearing. Amen? Ayan ang po sinabi kanina. Ano sabi? Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Amen. Ang sinong bang gusto sumunod sa akin ay dapat itakwe ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang Diyos at sumunod sa akin. Sisters and brothers, all of us, we have our cross. Amen? Yung cross niya ay tanda na tayo yung anak ng Diyos. Amen? Dahil ang ating Panginoon na buhay at namatay sa ating mga kaligtasan dyan sa cross. That's how very important ang cross. The suffering of Jesus and our salvation was in that cross. Amen? Ang sabi ko rin ito, sumunod, itakbe. Ano po itatakbe natin? Amen? Itakbe lang sa sarili. Yung sarili natin gusto mo umipigil at tumata para sa tayo ay makasunod at makapaglingkod sa Panginoon. Yan ang ating itatakbe. Nag-get siya ba si brother and sister? Dos na ating pong haalisin, kakalimutan sa ating sarili ay yung mapahiwalay tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ano po ba yan? Yan ba nga yan, sisters and brother? Hindi naman ako naman po natin sabihin ng ating trabaho. Siguro yung ating nakagawin ng ating pagpupugali. Amen? So sa panahon na ito, paano natin itatakwil ang ating sarili sa mga bagay na nagkakataon na gusto natin kumayaw? Tumigil sa sumuko sa mga bagay na nagulok sa atin para tayo makalayo sa Diyos.
Yan. Sister Susana, dapat natin itakwil, hindi ang ating sarili ang dapat na masunod, kundi ang gusto ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. Sa Kanya, ano ba na mangyari, ano ba na kaganapan sa mundo, ano ba na maging sitwasyon sa sandigutan ng, at sa ating kapaligiran, magkaroon ng maraming kalamitan sa una, ang sabi ng Diyos sa atin, pagbabalik, mayroon pa ba akong matandaan, na nananalig at nagtitiwala at lumapit sa Kanya. Nagbilin ko sa Kanya na hindi umaayaw. Amen? Amen. Kaya tayo sabi ng mga kapatid, huwag tayong ayaw. Kaya nang sabi niya, carry your cross. Sumunod ka. Sino ang gusto sumunod sa akin? Dapat itakwil ang kanyang sarili at pasali ang kanyang cross. Maraming tayo na sa buhay, sister and brother. Una-una lang ang ating mga trabaho pero sa ating buhay. Ang alawa, ang ating paglilingkod sa gawain na ito, isalatan ko sa ating buhay. Amen? Hindi po pwede na ako. Hindi mo sasabihin ko sa aking buhay ko kapagkat in this way, sa gawain mo, you can follow our God as a man. Amen? Amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. Pasamin ang kanyang trono at tutunod sa akin. Marami tayo po sa buhay, sisters and brothers. Marami ang responsibilidad na inandar ang Diyos sa atin. Buhay, lalo lang mga pagkakrus yan sa ating pagpasang-pasang. Ang leader ng reliyon, gobyerno, even ang mga magulang, mga anak, lahat po yan mayroong mga krus. Kaya man po rin, tabi ng mga krus ng mga pagbayan sa ating, dapat na natin sumuhan, huwag na itangkwil at nangyayan. Jesus man siya ay nagpahibuwati sa kanyang kamalapit na kamatayan. Amen? Amen. Nagpahiwati ka ating Panginoon sa malapit na kamatayan. Ramdam niya ang hirap na kanyang daranasin. Bakit? Kasi Panginoon siya, alam niya. Noong oras na siya nananalangin sa lugar ng Garden of Gethsemane, halos mga dugo na ang kanyang papis. Dahil damang-daman niya, sisters and brothers, ang hirap na kanyang naranasin para mailigtas ako at ikaw sa mga kasalanan upang tayo ay muli makapili ng ating Diyos na Ama. He will die for you and for me to that cross. And we know what's happening in that cross. Hindi naman siya basta nang ipinaro dyan sa cross niya, sisters and brothers. Hindi nang just put him in that cross of Mary. They give him a lot of suffering. If you believe that you are the children of Christ, sisters and brothers, we need also suffering. With that suffering, we believe that we are the children of God. Pero huwag yung magkakala, sisters and brothers. Sabi ng Panginoon, carry your cross and follow me. So, ang cross kung dinadala ay iyong dinadala, binibintin ng maluwalhati na hindi ka nagmamaktuhon, hindi ka nagre-reklamo, nakakarating ka sa paruhunan mo. Bakit? Why? Why you make this your destination? Because God is with you. Because He told us, carry your cross and follow who? Jesus! Jesus! You see? We don't need to be worried. Be happy. Because you are following the right path. Amen? Wala po tayong dapat dilingunin sa mundo ito.
pagdating namin sa langit, ha? Wala tayong pipitpitin, kundi ang pangako ni Kristo. He is now with his Father. Amen. He
ibig sabihin mo nun, may katagong bayan. See? Kaya, God bless you, sisters and brothers, walang pa makos natin na dagal, karatisan, madaling present, pero ito tayo, premyo. Premyo po niya, everlasting life. Amen? And by the way, makapapatiin sa atin, Diyos na buhay. And by the way, naniniwala ko, na Panginoon ay patuloy, patuloy na buhay sa atin. Amen? Patuloy, patuloy. Just carry your cross and follow Him. Jesus. What happened when we do choose to follow Him?
say, whoever wants to save his life will lose it. But whoever lost his life for me and the gospel will save it. Amen? Napakaganda ng kanyang pangako. Ang pangako ng Diyos, buhay. Ang pangako ng mga katabi natin, pabago-bago. Hindi nyo pa ba nakikita sa TikTok? Pagka nagbigay sila ng love, ano po nilalagay nila ang sign? Heart. But for all our, to all of us Christians, we believe heart is not the sign of love. The sign of love is the cross. Because sabi po sa John 3:16, He gave His only begotten Son to that cross because of love. Whoever loved, loved. Sabi po sa John 3:16, He gave His only begotten Son. Whoever believed in Him had life and everlasting. Amen? You see, ang sabi niya, if you will not lose your life, if you follow the gospel, you will be saved. Gospel is the word of God, and the word of God, the wisdom of the Kalina, is one, in John 1:1. Kaya, sisters and brothers, naniniwala ko na tayong lahat ay kinakyari namin ang ating mga cross. And I will ask and pray that we are always focused to our Savior to get the cross. Naniniwala ko, maluwalhati tayo makakarating sa ating natutunguhan. In God, overwhelming and steadfast love, we discover our purpose. Sisters and brothers, we are called to love and to serve God. Amen? Ang purpose po natin, kaya tayo sa Lord, ay magmahalan tayo at pagsimbilan ang Diyos na buhay. Kaya kung nandito po tayo, sabihin mo sa kami mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Tayo sa pagmamahal na yan, mga kapatid, at sa pagmamahal na yan, ang stepping stone, ang cornerstone of love is forgiveness. Forgiveness, sisters and brothers. Magpatawaran mo tayo. Hindi natin alam if we are here next Sunday. We don't know if we wake up tomorrow. Mahirap yung mag-arap ng kay Lord mo. I gotta look at your list in the book of life. Sabi niya, oh. Maraming ex dito ah. Kahit ka ba, hindi ka ex-factor. Ang dami mo ex. Yeah, I challenge you in the name of the Lord. Sisters and brothers, we need to forgive each other. Amen. Accept who we are. We are only the children of God. Kung ang Diyos ang papatawa at nagpapako sa cross dahil sa ating mga kasalanan, bakit hindi tayo magpatawa? Talaga nagmamahal ka at mahal mo ang Diyos. Because sabi sa salita ng Diyos, you are not the children of God. Love is the opposite of forgiveness. Dahil nagpatawad ka, nandito na ang pagmamahal sa iyong puso. Forget the past. We need to move on. We need to follow and focus on our Lord Jesus Christ. Yan ang very important to be a Christian children. To be a one. Carrying the cross and following Jesus. Love one another. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. Sa mga
ang aming sinusundan. Heavenly Father, mighty God and Father, maraming maraming po salamat sa araw na ito. At ganun din po sa lahat ng iyong magagawa, lalo-lalo na po ang ating children ministry na patuloy na patuloy po nagkinig po sa inyo. Even though they are children, Lord, they have come across to serve to follow you. At kaminiwala kami, Lord, pangalan ni Jesus, nabibigyan mo po sila ng magandang kinabukasan na patuloy at patuloy kang paglilingkuran. Maraming maraming po salamat to bless all these children, Lord, and also Lord, our instrument ministry. Kaminiwala mo patuloy sa maraming po sa mga kami po at naniwala mo nito, ibig ko, si
and bless